mga kabayan, para mas mabilis pong lumabas yung kanilang dahon, it's talagang bibigyan natin siya ng enough room dito sa gitna. Alisin natin yung mga dry skin kagaya doon sa kinakita ko. Like this. Welcome back to our Facebook page, Kabayan Amor Plants and Others, and sa ating YouTube channel na the same as Kabayan Amor Plants and Others din po. So, my name is Amor, and maraming salamat din po sa mga patuloy pa rin nanonood ng ating mga latest and previous videos dito sa ating YouTube and then doon sa ating Facebook page. So, shout out po sa ating lahat, followers and subscribers, and also sa mga silent viewers natin dyan. Maraming salamat sa panonood sa akin. And huwag niyo na pong pansinin yung aking braso. Talagang pinagpala ako na magkaroon ng malaking braso. So, feel ko lang na maganito guys kasi medyo mainit ang panahon today. So, anyway, yung vlog na share ko sa inyo is about sa isang varieties ng Calathea, mga kabayan. So, si-share ko sa inyo kung paano alagaan, paano siya magiging healthy always, and paano siya, yun, kakapal, maganda tingnan. So, yan po ang ating isi-share sa vlog na ito. So, this one is isa sa mga varieties ng ating Calathea, which is siya po si Calathea macuyana. Minsan, tinatawag din siyang peacock plant. Minsan, tinatawag siyang cathedral window. So, siguro sa kanyang texture ng kanyang leaves at sa design ng kanyang kadahon dyan. So, una guys, yung aking Calathea na ito is 1 year pa lang siya sa akin. Bago lang ata siya nagwa 1 year. So, sobrang liit lang nito dati guys. And then naman nakikita nyo ito na tinitiktok ko siya. As in, maliit lang siya na pot. And then bilang lang po yung kanyang dahon. So, this time is ganyan na po siya kalas. And ang dami po niyang flowers dito sa ilalim, mga kabayan. So yan po, dalawang beses na siyang nagpa-flowers share, I think. Yeah, dalawang beses. And then nakalagay po ito sa doon sa aming sala. So binubuhat ko siya dito guys para makita nyo talaga. So una pong gagawin natin, if ever mayroon kayong ganito or nagbabalak po kayo na bumili ng Calathea na ito, mga kabayan. And then once na pupunta kayo sa shop or sa pagbibilhan nyo, ay i-check nyo po yung dahon. Lakas ng hangin, mga kabayan. Sobrang lakas. So, i-check nyo po yung dahon. May vlog ako dati na yung paano ako bumili ng mga houseplant. So, for example, this one, assume natin na ito yung ating Calathea na binili. Actually, ganito lang kaliit yung pot niya dati, guys. And then, ganito din bilang lang yung kanyang mga dahon. So, ito ang ating Triostar, isa sa ating mga propagation ng ating Triostar. So, ganito lang mga kabayan, i-check nyo po yung dahon if wala siyang damage. Ayan, i-check nyo kung mayroon siyang mga mealybugs dyan or whatever, mga spider mites. And then, yan ang pipiliin nyo, ever healthy po yung kanyang looks dyan. And then, itatry nyo pong i-check if marami siyang root, mga kabayan. Check nyo yung dito sa drainage hole kasi minsan doon mo malalaman if yung plants na bibilhin mo is stable na siya guys. And then yun nga, maraming roots, or minsan pwede nyo rin anuhin yung iangat nyo po yung buong plants kasi wala namang ano dyan. So panoorin nyo lang po yung aking vlog na paano ako bumili ng houseplant. So second, sa pagbibili, yun po ang una. And then once na nasa bahay nyo na po, and then magbabala kayo na iripat yung inyong mga Calathea guys, lalo na this one kasi karamihan sa mga plants na nabibili natin is nakatanim lang sila sa nursery pot and then small pot talaga, mga kabayan. So hintayin nyo lang po na mag-stay sa inyo for at least 1 week or more. But actually talaga yung pinakaano is kung healthy naman po sila sa pot na pinagtatam na nila guys, kung wala naman silang problema, no, so paabuti natin siya ng 1 year bago natin siya ilipat. So yan po yung mga nangyayari dito at doon sa ibang Calathea ko guys, umabot sila ng 1 year talaga bago ko sila nire-repot. At least okay pa yung tubo nila, so wala po yung problema. And then once po na gusto nyo nang ilipat or iripat, so ang gamitin nyo pong potting mix is
Cacti, yung sa akin kasi, lahat ng aking mga house plants, succulents, cactus, isa lang po yung ginagamit ko na potting mix sa kanila mga kabayan, which is yung cacti and succulents potting mix. So, yan po yung ginagamit ko. Now, which is very fast draining soil po mga kabayan. As long as maano siya, hindi nag-i-stop yung water once na magdidilig tayo, yung ano talaga, and then i-check nyo rin po yung mga drainage holes is marami siya guys, para ang excess water talaga ay magde-drain mga kabayan. So yan po yung another tip. So second ay paano nga ba natin siya napalash ng ganito. So ganito yung ano nito mga kabayan. So syempre kapag nasa maliit siya na pot like this one, although magiging lush po siya, crowded, but once po na ililipat natin siya sa medyo malaking pot like this one, ay the more siyang maglalabas ng mga bagong dahon, and then the more po siyang magkakaroon ng flowers mga kabayan. So this one is pangalawang beses ko pa siyang na-repot from ganito kasi siya yung pinaka pot niya is nung nabili ko guys, pasensya na ipa ano yung pagsasalita ko dyan ha? So kayo na lang po ang umiintindi guys, bawal po ang masungit dito. So ganyan, and then adjust mo lang po ng kahit kunting adjustment lang po ng size ng pot, huwag nyo pong biglain sa malaking pot like this one. Malaki kasi ito guys, ganyan siya oh. Ayan, so nalipat yun na sa ano guys, mas dadami po yung mga dahon na lalabas sa kanya kasi open na po yung top ng kanyang topsoil nga, yun nga. So pero open na siya, so marami na siyang room na pwedeng lalabas yung mga bago niyang dahon like this one mga kabayan. So another tip is para mas lalo talaga siyang dadami yung dahon kasi this one hindi pa siya ganyan kadami yung dahon. And then sa ngayon kasi guys, ayan o, sobrang dami niya, and then may mga bago pa dyan siyang mga ano, may mga bago pa siyang pa-open din, and may bago pa siyang mga tumubo. So once po mga kabayan na humahaba na po yung dahon ng ating kalatea guys, is mayroon po yan silang mga skin dito. Magda-dry po yung mga skin nila mga kabayan dito sa ano talaga. So ang ginagawa ko ay nililinis ko mga kabayan. As nakikita nyo guys, very malinis na siya dyan. Tingnan sa ilalim. Yan, malinis na siya tingnan. Puro ang makikita nyo lang po ay yung mga steam ng ating mga dahon ng ating kalatea. Ayan, so pag may nakikita kayo, wala kong makapitan sa ball. So, yung itsura niya kasi yung parang ano, na bumabalot dito sa ano guys. Yung ganito oh. Ayan, so yan po yung aalisin natin dyan sa gitna kasi nag-ano po yan siya para yung mga bagong padahon is walang haharang sa kanila. So yun po ang paraan, isa sa mga paraan mga kabayan para mas mabilis pong lumabas yung kanilang dahon. It's talagang bibigyan natin siya ng enough room dito sa gitna. Aalisin natin yung mga dry skin kagaya doon sa kinakita ko. Like this one, ayan, inaalis ko yan siya mga kabayan. Kasi pag hindi natin yan siya i-maintain na maalis yung mga dry skin once na mga mahaba na itong mga dahon is magiging marumi po yan siya sa ilalim, magiging crowded siya mga kabayan. And then another tip, if ever makikita nyo po yung mga kalatea nyo na mayroon talagang mga brown dito sa dulo ng dahon is lagi ko na po yung sinasabi sa aking mga vlog before ay yung causes po niyan is overwater or minsan underwater, but minsan is normal lang po talaga sa mga kalatea na magkaroon ng mga brown dito sa dulo guys. So ang gagawin nyo lang po ay ikakat nyo lang po yung, kumbaga ititrim nyo lang po yung area na mayroong brown mga kabayan. Ganyan. So wala pong makakaalam dyan na tinitrim mo po yung inyong dahon ng kalatea. So, yung ganito guys, ayan, yung mga brown na yan, kailangan nyo lang po siyang gupitin. Then, wag nyo pong gupitin lahat. For example, yung dahon na ito is dulo lang po yung may brown dito guys. Tapos, ikakat nyo yung buong dahon, papangit po yung kalatea nyo. Hindi na siya magiging lasting nan. So, yan po yung mga ginagawa ko sa aking kalatea guys. Kahit mga philodendron, ititrim lang po natin yung dulo, which is yung may brown talaga. So, matagal po yan silang magba-brown uli once na ikakat natin.
So, if ever mayroon tayong ganito, kasi, wait lang, mayroon ditong dry na talaga or yellow na, guys. So, ito yung dapat natin na alisin na talaga. So, hindi na natin siyang kaya na ititray pa dyan, dyan sa kanyang around the leaves, kasi nga, ganyan na siya, ready to, ano na talaga siya, dry na talaga, mga kabayan. So, yan po yung ating gagawin sa ating mga dahon-dahon, guys. So, mayroon ditong ano, so minsan ko lang kasi ito masilit, guys. Ayan, so, mga ganyan na dahon is hindi na yan natin kayang ititrim. So, ang gagawin natin is talagang aalisin natin ang buong dahon. So, another tip is kung paano magiging healthy always yung ating talataya, ay pupunasan natin yan siya, mga kabayan. So, pupunasan, if ever wala kayong ibang ginagawa sa bahay, kung paghahalaman lang po yung ginagawa nyo. So, pupunasan nyo po yan kung hindi kayo tamad, mga kabayan. Ayan. So, gumamit po kayo ng yung ganito na cloth. Ito siya, microfiber. Or kahit ibang materials na hindi masyadong matigas, hindi masyadong makapal, pwede siya, mga kabayan. And then, water lang po yung inaano ko, guys. Nilalagay ko dito. So, pwede naman po mag-ano kayo ng neem oil. Pwede din siya. Minsan, yun lang kasi yung tubig lang kasi yung ginagamit ko if ever na magpupunas ako sa mga dahon ng aking calathea, mga philodendron. Ayan. So, bakit natin siya pupunasan? Of course, para malinis siya, tingnan, guys. So, ito kasi yung mga malalapad na dahon, mga kabayan, lalo na din ang rubber tree, is kailangan talaga natin siyang punasan. Ayan. So, dapat natin siyang linisin para magiging healthy. Ayan. So, yung calathea din is isa siya sa mga plants na lapitin ng mga mealybugs. So, mealybugs is, naano ko na yan sa inyo before kung paano natin siya aalisin. So, mag-spray lang tayo ng mga pest control, oil control. So, yun po ang ginagawa ko sa mga mealybugs. Or if ever na kunti lang yung mealybugs na nakikita nyo sa inyong mga calathea, pwede nyo naman aalisin lang. Pwede nyo rin punasan. Pwede nyo rin kamayin. Kung hindi kayo nandidiri or hindi kayo takot, so yun ang pinaka-the best, guys. So, once na mapunasan natin yung mga area na may mealybugs, and then may nakita kayo doon sa iba yung plants na mayroon ding mealybugs, huwag nyo pong gamitin yung pamunas na ito. Gagamit po kayo ng iba, or pwede rin na i-wash nyo siya bago nyo po gamitin sa ibang plants para yung mealybugs ay hindi po kakapit doon sa another plants na mayroong mealybugs. Yan po yung aking ginagawa sa aking calathea na to, guys. So, iba-iba naman yung mga pag-aalaga ng ating calathea. So, yung sinishare ko po sa inyo ay kung paano ko siya inaalagaan. So, calathea, iiwas nyo po siya, mga kabayan, sa direct sunlight. Kasi ayaw ng calathea ng direct sunlight kasi masasunburn po talaga yung mga dahon nila, hindi kaya. But mayroon ako mga calathea na nakikita dito, guys, na ano talaga sila sa full sun talaga. So, depende lang po siguro sa pagsasanay. So, mayroon akong nasanay dati yung aking calathea zebrina is naka full sun siya. So, maganda naman, guys. But inalis ko siya sa full sun and then nilipat ko siya sa pot. So, ngayon gumaganda na siya, tingnan. Ayan. So, yung gusto ng ating calathea na paglagyan sa kanya is very bright and direct sunlight. Ayun, yun ang gusto niya, guys. So, ano lang talaga siya. Yung maliwanag, but walang sun nadadapo sa kanya. Ayun, pwedeng-pwede siya, mga kabayan. So, dyan siya gaganda lalo. So, ito is nakalagay ito sa sala, which is sa may bintana talaga. So, bright naman siya doon. And then, pag umuulan, minsan nilalabas ko, pinapaulanan ko, mga kabayan. And then, pag walang ulan, ilang buwan, nilalabas ko pa rin siya. So, ang ginagawa ko is, ini-sprayhan ko po siya ng water gamit yung hose na pang-spray natin. So, last week, sinisilip ko siya, mga kabayan. Isa lang yung flowers na nakikita ko. But this time, marami na siyang flowers and then mayroon pa din siyang mga pa-flowers na coming and then ang daming mga bagong dahon na naman na lalabas, mga kabayan. So, papakita ko sa inyo yung kanyang dahon at yung mga flowers na lumalabas, guys. So, yung ibang flowers nito is nagda-dry na. So, inaalis ko na lang, mga kabayan, and then mayroon pang natira.
yung hindi pa talaga totally nag-o-open. Ayan guys, so yan po yung unang flowers natin dyan, and then sana ba yung iba. Ayan, so here mayroon tayong flowers dito, ayan o, so hindi pa siya nag-open lahat, and then mayroon tayo dyan sa gitna guys. Ayan, and then mayroon pa dito, ayan o. So nung unang sinili po last week ay isa pa lang yung flowers, I think yun yung nagda-dry doon sa kabila. So ngayon is ganyan siya. Then ganyan na po karami yung kanyang mga bagong padahon guys. Tingnan nyo o, mayroon siyang bago dyan. Then this one also guys, ayan. So the reason po kung bakit talaga aalisan natin siya ng mga dry skin, gaya na pinapakita ko kanina guys, is para talaga maano, tingnan nyo mga kabayan o, sobrang linis niya, wala kang makikitang ano dyan guys, mga dry skin kasi nga talagang hinugot ko. Then this one, ito yung pinakaunang flowers, alisin natin ito guys kasi nagda-dry na siya, ayan o. So kailangan natin siyang alisin, and then here is mayroon pa tayong bagong pa flower. So ganyan kalinis yung ilalim. So yung skin po na sinasabi ko is ganito siya mga kabayan o, yan. So once na haba ang dahon na yan, then magda-dry po ito guys. So yan po yung huhugutin natin para malinis, and then mabigyan natin ng bagong or enough room yung mga bagong padahon dyan guys. Ayan. So here, this one mga kabayan. Ayan. So ganito yung aalisin natin guys. So yan ang aking pag-aalaga ng ating this one, Calathea guys. So hanggang dito na lang po ang vlog na ito mga kabayan. So hopefully may idea kayo kung paano nyo po mapapaganda and ma-maintain na magiging healthy po yung ating mga Calathea guys. So mind you, never bihira kung nag fertilize sa kanila guys, pero kung sanay kayo mag-fertilize, pwede nyo namang gawin, but ako bihira lang talaga. Siguro minsan sa isang taon, dalawang beses lang ako nag-fertilize guys. So depende po sa inyo. So sa pag-fertilize naman ay I think for at least twice a month gagawin nyo yung pag-fertilize. So yun nga po, hindi talaga ako mahilig mag-fertilize. So see you on my next vlog everyone. Stay safe, stay healthy. God bless, happy planting.